guys ng palaman, hindi pwedeng makano siya makapal kasi bubuka yung ano, lumpia wrapper. Kailangan sakto lang yung paglagay ng palaman ng cheese. Tapos sinasara ko lang siya dito, tinutupian ko lang para pag niluto siya guys, hindi lalabas sa mantika yung cheese para hindi makalat sa mantika yung palaman niya. Ayan. Kaya tinutupi ko sa magkabilang gilid o magkabilang dulo ng lumpia wrapper. Tapos nilalagyan ko lang siya ng itlog para dumikit, para hindi siya bumuka guys, para hindi matapon or masayang yung palaman. Sa palengke nito guys, pag bumili kayo ng cheese stick, ano siya, 50 pieces, tapos nagkakahalaga siya ng 30 pesos. Kaya ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng ano, ng cheese stick. Paninda ni Unel ito guys. Pero binabayaran niya ako. Binabayaran niya rin ako. Kumbaga binibili niya sa akin yung cheese stick. Tapos ang ginagawa ko na lang, binibigyan ko ng ano, ng free na 5 pieces o kaya naman minsan 10 pieces. Yan. Kasi guys, pag sa palengke, sa 50 pieces na bibilin mo, nagkakahalaga siya ng 30 pesos. Bali 20 pesos guys ang ano mo, ang tubo mo doon sa cheese stick na binibili mo sa palengke. Kaya sabi ko, gagawa na lang ako kasi ano lang naman, napag-aaralan naman gumawa. Pwede rin kung ano, kung gusto niyo yung tunay na cheese, yung bar, yung cheese bar guys, pwede nyong gawin nyo na ano, hati-hatiin nyo lang ng maliliit, maninipis, tapos ipalaman nyo, ganito rin yung pagbalot. Masarap din yun. Ito kasi paninda ito guys. Hindi nyo namamalayan, nakakaapat na pala ako. Tapos nung unang gawa ko nito guys, gali kasi bali pangalawang gawa ko na ito ngayon ng cheese stick. Ang una kong ginawa na palaman guys, medyo matigas. Hindi naman sobrang tigas ang ginawa ko, yung ano siya, yung parang hindi ko alam kung nasobrahan ko lang ng luto. Kaya mas maganda yung ano ko ngayon, yung ano ba tawag doon, texture. Mas gusto ko ngayon guys kasi oh, naipapahid lang ng ano, ng madali ang pahid lang para ka rin naglalagay ng ano, ng mga parang mayonnaise. Kaya ang ano ko dito guys, damihan ninyo yung ano. Ang advice ko, kung gagawa kayo ng palaman ng cheese or palaman para sa cheese stick ninyo, damihan nyo ng ano, ng star margarine para ano siya, yung medyo lata lang ng konti. Kasi yung una kong ginawa, ano eh, hindi siya madaling ipahid. Talagang gaganyan ninyo. Kaya ano, minsan kamay na lang yung daliri ko yung ano, yung ginagamit ko noon. Hindi mo magamitan ng kutsara kasi ano siya, parang natuyo, medyo tuyo siya yun. Medyo tuyo ang pagkakagawa ko. Mas gusto ko ang ano nito, ang gawa ko ngayon kasi tama lang, sakto lang, maipapahid mo siya ng mabilis na dito sa lumpia wrapper. Ayan guys, yung mga naririnig ninyo, mga bumibili kay Unel yun. Kasi nagtitinda siya ng mga siomay, fishball, kikiam, ito nga, cheese stick, tapos ano pa ba, french fries, fishball, ganyan. Tapos kanina naubos na yung quick niya. Ayan guys, so, nakalimang piraso na tayo. Ayan guys, mamaya na lang ako ulit magbibideo. Or dito ko natatapusin ang aking video.
Thank you so much for watching. Sa mga gustong mag-ano dyan guys, yung katulad ng ginagawa ko, gumawa ng cheese stick, paninda, easy lang ito guys. Madali lang gawin, pati yung pampalaman, madaling-madaling gawin. Madali lang siyang pahid. Para kang naglalagay lang ng mayonnaise or ketchup. So, yun lang yung ginagawa ko. Kailangan isara talaga yung magkabilang gilid para hindi lumabas yung cheese, yung palaman at cheese. Tapos lagyan lang natin ng itlog para masarahan ang gilid niya. Kasi hindi pwedeng walang ano to, hindi nakasara ka dahil magkakalat sa mantika. Madudumihan yung mantika habang nagpreprito kayo. Ayan, naka-anim na tayo. Ayan guys, thank you so much for watching. Ayan guys, ganyan lang po hanggang sa maiprito na. Ayan guys, yung ano, yung una kong ginawa, ayan, nandiyan na siya. Tapos yung mga dati pa naubos na ni Onel, ayan si Onel, nagluluto siya ng ano niya. Hi naman, Nil. Pagod na yan, guys. Mga customer, mga bata. Ayan, bayad ko sa price.